magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, magibihis na ako dahil nakapantulog pa tayo. May bisita po kami ngayon. Ipapakita ko po sa inyo kung sino yung bisita namin. Bakit yung cellphone ko? Parang ano siya ba? Parang umaliwanag din naman. Malilim na naman to. Nabigla ako nung pagpasok ko dito sa kwarto nito. Sana ako magbihis na. Merong ambulansya sa labas. Sa harap talaga ng bahay namin. Nakita ko papunta doon sa bahay ng kaibigan ni Uma. Ito po siya, mabait po to sa akin. At simula po nung dumating ako dito sa Germany. Siya po yung isa sa kapitbahay na may kontak ako, malapit kami sa isa't isa. May ano pa, pag may birthday, binabati niya talaga ko, hindi lang ako, pati yung mga anak ko, si Martin, kami lahat. Tapos binibigyan niya kami ng regalo. Tapos lalo na sa mga anak ko. Yun po, nabigla ako dahil may ambulansya din sa harap sa bahay namin. Sabi ko, tiningnan ko kung saan pupunta yung taga ano ba, di sa bahay niya. Sabi ko, ano kaya nangyari? Kasi po, malapit na yan siya mag 90. Kung aabot tayo ng ganyang edad, no, ma, ano ka ba, ma? Sabihin mo talaga, ang haba ng buhay mo pag dito sa Germany, no? Ang daming matanda, ang haba ng buhay. At ikuwento ko po sa inyo na ito po siya, napakabait po sa amin. Napakabait po talaga niya sa akin. Para siyang si Uma din. Pupunta yan dito palagi din sa bahay namin. At tuwing may occasion dito, kumanyo ng mga anak ko, binyag. Inimita din namin yan siya. Minsan, nakapunta siya noon sa binyag ni Philip, sa kumanyo ni Michelle. At sa binyag ni Fiona, hindi na siya nakapunta ata. Kasi wala din si Uma nung time din. Si Uma nagkasakit nung 2016, nung pinanganak ko si Fiona. Yung taon na pinanganak ko si Fiona, doon din nag-start ang sakit ni Uma. Tapos tuwing Linggo po talaga yan sila, nagkikita ni Uma, nagkakapiyan sila. Si Uma umuwi sa bayan, sa isna. Tuwing Linggo po talaga yan, wala talagang absent. Kung di, Linggo talaga yan sila nagkikita palagi, yung kaibigan niya, doon sila palagi sa bahay niya. Minsan maalis sila, pupunta sila sa, maglakad-lakad silang dalawa. Kasi biyuda na din yung kaibigan niya. Para sila ng sitwasyon ni Uma ba? Tapos ngayon, may edad na siya. Siyempre, malapit na siya mag 90. Hindi na din siya masyado nakakalakad. Tapos, ano, merong nagbabantay po sa kanya. Tapos sabi ng anak niya sa akin na baka daw ngayong August, ilipat na siya doon sa mga bahay ng mga matanda. Sa Altenheim ba? Yung saan yung mga matatanda na dinadala. Doon na sila matitira hanggang sa mamatay na sila, di ba? Doon, budadali na siya doon. Sabi ko sa anak niya, kung meron po silang mga gamit na itapon o mga damit, mga ano, kahit ano ba, kasi itong mga anak niya, may mga kaya gito. Maraming mga ano din ba? May mga kaya din ba? Kaya sabi ko, yung mga gamit ng mama niya, baka may itapon sila kasi pag wala na dyan yung mama nila, ibinta niya yung bahay. Di, meron naman talaga mga gamit. Daming gamit ng mama niya. Kapasok na ba ako dyan ilang beses sa bahay kasi yung mama niya may tiwala po sa akin dahil nga matagal na kaming magkaibigan, matagal na ako dito sa Germany, tapos pinapapasok niya ako sa bahay niya. Alam ba niyo, dito sa Germany, hindi pa ako masyadong mahilig magpasok-pasok ng mga bahay ng mga kapitbahay namin. So, totoo lang, lalo na pag iniimbita ka, mahiya ako. Iba talaga pag Pilipino, pero pag mga German, nahiya po talaga ako. Pero ito siya, iba talaga, parang magaan yung ano ko sa kanya ba. Kasi na maganda din yung pakikitungo niya sa akin. Hindi din siya strict, ha. Napaka-friendly niya. Tas, yun nga, sumula nung dumating ako dito. Kaya sabi ko sa anak niya, kung may mga itatapon silang mga gamit, mga plato, mga baso, maray natin, di ba? Sabihin niya sa akin, kasi ako gusto ko ako una magtingin ba? Kung una magtingin bago nila ilagay sa labas, kasi pag meron maglipat or ilagay mo nila sa labas yan mga gamit. Nung kapitbahay namin yung tita ni Martin, yung mga gamit nilagay sa malaking container, tapos nilagay siya sa labas. May mga taong pumupunta, nagtingin-tingin sila kung ano pang gamit na makibanabangan pa nila ba? Kaya ganun din gagawin ko sa itong kapitbahay namin, kung sakaling matuloy talaga siya ngayong year na to na ilipat na ba. Kaya sabi ko sa anak niya, ako una yung pagsabihan niya, para makapili ako, tapos plano ko, padala ko sa Pinas, hindi ko gagamitin ito sa bahay namin, plano ko, padala ko doon sa amin. Kasi ang gaganda kaya ng mga gamit niya, ng mama niya. Iba kaya tapon ng sayang, di ba? Itong kabinet sa, ito palang kabinet sa living room ni Uma, bigay ito ng anak niya. Ang ganda kaya nito. Ang laki.
tinanggap si Uma, meron na pong kabinet dito noon sa kwarto na to. Tinapon niya para palit lang tong malaking kabinet na binigay ng anak ni ng anak na kaibigan ni Uma. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung mga baso na binigay din niya kay Uma. Ang gaganda. Kasi nung itong mga baso na to, kasama dyan sa kabinet na nakadisplay sa bahay niya. Tapos sabi niya, kung gusto daw ni Uma, ka-Uma na. Sabi naman ni Uma, sige, akin na yan. Ipapakita ko po sa inyo, ang gaganda ng mga baso niya. Ito. Teka, Uma na. Oh, yan yung mga baso na binibigay niya kay Uma, di ba? Hindi ko talaga ito nagamit. Ang tagal ko na ito sa bahay na to, pero hindi ko ito ginagamit pag may bisita kasi parang madali siya mabasag, napakagaan niya. Pero ano siya? Glass po siya, mabasag po siya. Oh, hindi siya plastic. Totoo, ano talaga siya. Ito po, ang dami nito. Ito lahat, hindi ito kasama kasi sa akin. Oh, di ba? Yan ang binigay ng kanyang ano anak ng kapitbahay namin. Ang gaganda ng mga binigay niya kay Uma ng mga iwan ko itong kasama ba itong nasa baba. Hindi ko alam kung kasama yan. Yung iba. Meron pa dito sa kabila. Oh, ito. Hindi ko alam kung nasaan ang susi dito. Ay, bukas pala. Oh, yan siya. Di ba? Yan yung mga baso na nakadisplay dito. Ito yung kabinet na binigay ng anak ng kapitbahay namin. Ang laki nito. Nakalagay yung pinilan siya ko na damit ko. Ang haba po nito. As in to, hanggang doon, oh. Tapos ito yung mga baso na kasama na binigay niya, oh, di ba? No, hindi, tinanggap din yung Uma. Oh, naka-display dyan. Parang ano ba? Parang may bisita. Tagay ito. Oh, ang bigat pala nito. Wala, ang bigat. So, sino po? Ang bigat pala nito. Kaya sabi ko, kung may mga gamit yung mama niya na itatapon, bigay na lang nila sa akin, oh. Baka pwede kong ipadala sa Pinas yung mga sagkasya lang sa karton. Baka pwede din damit, pwede din sapatos. Titingnan ko kung anong pwede kong ipadala doon na magkasya sa karton. Hindi naman din tayo pwede makapagdala ng malalaking kahit mga kumot. Basta, ano yan yung kapitbahay ni Uma. Ano din yan ba? Mahilig sa mga ano, tulad ni Uma. Kaya sabi ko sa kanya na ano, kung sakaling itapon nila, ano nila ba? Bibigyan niya ako. Sabihan niya ako ba? Ito naman sa baba. Kauman na ito mga ano to mga silver na mga ano, kutsara. Ito. Mas ito yung mga silver na ano ni Uma. Hindi to lahat yung sa baba. Yung sa lang ito. Basta mga ito ay mga marami. Karamihan po dito ay mga namaan na to ni Uma sa kanyang tita daw. Ito ata yung silver na sabi ni Uma sa akin na ano. O, ito yung silver ata. Iwan ko lang. Basta sabi ni Uma. Saka may bisita kami. Ganyan man yung ginagamit. Ganyan yung pinapakilaman yung mga gamit ni Uma dyan. Ito, tingnan ito. Tingnan yung panin yung mga kutsara. Tinago talaga ito ni Uma. Siguro antik na to. Kasi sa tita niya pa to eh. Yung tita kasi ni Uma namatay. Ang daming namana ni Uma mga gamit. Yan ang sabi niya sa akin noon. Ang dami daw kasi ano daw siya, malapit daw siya doon sa tita niya. As in, siya talaga yung isa sa pamangkin ang nakapagmana ng maraming gamit. Ito yung mga gamit ni Uma. Kaya ang dami po nito. Kaya sabi ni Uma sa akin, ito po, ang dami po nito. Sabi ni Uma sa akin, huwag ka nang mamili ng mga bagong kutsara. Ito yung kabinet na binigay ng anak ng kapitbahay namin na dinala ngayon sa hospital. Ito yung kabinet, diba? Ang laki niyan, ang ganda. Ang daming malagyan. Kaya yan ang isa na gustuhan ni Uma na ano talaga siya. Nahirapan talaga itong transfer dito sa bahay namin. Ito naman ay kay Uma naman yan siya. Kay Uma yan. Kay Uma itong mga plato na to. Sa kanya yan. Ito talaga yung, ano ba, madaming kasyan dyan sa baba din, dito pa sa gitna, andun pa, dyan pa, o, oh, diba? Ito pala yung asawa ni Uma, yung papa ni Martin, oh, naka-display ang ano ni Opa dyan. Yan, diba? At saka, ano po ba ninyo? Ano na yan? 11 years na ata yan sa amin, o na 12? Basta bago pa lang ako dito sa Germany noon, ano na yan? Binigay na yan sa amin dito sa... O, tingnan ninyo, di ba? Ang laki. At saka ang ganda po ba? Parang totoong ano to siya. Totoong ganda talaga siya.
Sayangan ka man kung itapon niya, no? Kaya sabi ko kay Martin, ba, huwag natin itapon niya, no? Ay, maganda. Malaki kasi itong living room ni Uma, ba? Pwede ta siya laga siya malagyan ng malaking cabinet. Diyan ito yan. Nandyan yung bed, oh. Hindi pa namin yan itatapon dahil kung may bisita kami, pwede makatulog dito. Wala naman magtambay dito sa living room ni Uma. Tapos itong kurtina, tatanggalin ko to siya kay parang hindi na kulay, puti ang color, oh. Maraming itong alikabok. Kailangan ko siyang labhan. Nabili na ako ng powder para extra lang talaga sa cortina para puputi siya ulit. Kaya dito yun nilagay ang TV ni Uma noon kasi nung nag-start yung sakit niya, dito siya natutulog sa kwarto na to. Kasi nga yung bed niya sa kwarto niya. So last na ipapakita ko po sa inyo yung mga anak ko. Ito si Michelle at Philip. Ito yung regalo namin kay Uma nung Pasko. Nung maliit pa sila. Ito yung komunyon ni Philip. Sure, I am sure, okay. Nagplano din ako na ilagay dito yung kay Philip, ay kay Michelle. Kasi meron din kaming pamilya na ilagay ko dyan kay Michelle at kay Fiona naman next year. Ayan si Fiona. Dikit na dikit talaga sa papa niya. And, yun yung dito yun ilagay kasi living room to ni Uma. Dito siya noon palagi nagtatambay. Gusto niya dito ilagay yung mga ng mga bata para nakikita daw niya palagi. Malapit pa sa isa't isa dyan ngayon. Parang asot pusa na. Ay, parang kailan nang no? Lalaki na ng mga anak ko may binata at dalaga na. Naunsa naman yung panahon sa dito sa amin. Ay nga, sige mag-ulan. Ano muna ako ba? Ko na itong mga isa sa uli na mga bote. Para magkapira tayo. Ngayon magsasauli na naman tayo ng napakaraming bote. Ito oh, sasauli natin oh, di ba? Hindi lang ito, meron pa dyan. Pera na naman to. Grabe, ang ulan dito ngayon sa amin. At saka malamig. Bukas mag-snow down na. Nag-spring na ngayon. Mag-snow na naman ulit. Binuang talaga tong weather dito. Aray! Nauntog yung ulo ko sa... Na. Bukas mag-snow daw. Yan ang sabi ng... Kapatid ni Umang, may bisita namin kanina. Sabi niya, bukas daw. Iwan ko lang kung matuloy. Kasi minsan nagbabago ang weather dito eh. Tingnan lang natin. Ito pa oh, puno oh. Puno din siya. Kaya sabi ko kay Martin, dadalhin ko itong mga namin para konti lang yung mabayaran natin. Siyempre, pag nauli natin ito, may pera tayo, pwede na naman tayo bumili ng bagong tubig. Para hindi na kami mag-grocery bukas. Tingnan po ninyo, ang dami na isasauli natin. Tulungan po ninyo ako, isauli natin to. Na pang tao. Ito tayo na side. Ang kukulit nito kasamang mag-grocery itong mga bata na to. Here, button. Nicht so schnell. Hey, du hattest schon länger. Die Trübe sind. Du hattest mir auch. Nag-aaway. Kaya ayaw nyo namin sila dalhin mag-grocery ba? Ang kukulit. Tapos na kaming mag-grocery. Ano nabili namin? Ang nabayaran namin dyan lahat, no? 58 euro. Hindi ako makapaniwala. Mali.
konti lang, tapos 58 euro na. Nako. Sa Lidl naman, ang nabayaran ko, 30 euro. So, 88 euro ang gastos namin ngayon. Sa pagkain po, hindi po talaga kami nagtitipid. Kakainin talaga kung anong gusto. Yan ang sabi ni Martin. Magtipid lang tayo sa iba, sa ibang bagay. Huwag lang sa pagkain. Kainin natin kung anong gusto natin. Kita naman sa mga katawan. Nasa bahay na po tayo. Grabe. Ang ulan. Tatlong tindahan yung pinuntahan ko. Lidl, Rewe at saka doon sa Hit. Tatlo. Tapos umuwi. Pumunta pa pala ako sa DM dahil bumili ako ng ano ba, sabon ng panghugas ng plato kasi naubusan na kami sa taas. Ito, dami namin nabili. Nabiyara namin lahat. Kasama na lahat. 120. So bukas hindi na kami mag-grocery hanggang next week. Meron na kami pagkain pang ilang araw. Mahal-mahal, no? Pag maraming anak, malaking gastos. Kasi si Martin, sinasabi niya, magtipid lang kami sa ibang bagay, sa ibang, ano, pasawag lang sa pagkain. Kainin daw namin kung anong gusto namin, kakain daw kami kung anong gusto namin, anong bili namin sa grocery, kain, kainin namin. Para sa ano ba? Basta sa ibang bagay, pwede magtipid pero sa pagkain, huwag daw. Nakita naman sa katawan, mga malalaking katawan. Nagbili tayo ng broccoli din, magluto ako, magkain ako bukas ng broccoli. Meron din kasi akong biniling isda. Ano pala siya? Sale siya ngayon sa Lidl. Tag 3 euro na lang ano siya. Pultuhin ko siya bukas. Ano siya? Lax. Papakita ko sa inyo kasi ano siya? Ready na ano ba? Ready na i-prate ko. Oh, meron tayong... Wala, nabukas. Wala, nabukas siya. Dalawa ata ito. Lutuin. Ay, bukas ko na siya lutuin. Eh, kaya ano ako? Nabukas, oh. Nabukas siya. Ito na lang sana ito lutuin ba? Ito yung kainin ko bukas. At sale siya, oh, 3. Nabili din tayo nito. Ito, paborito po ito ni Philip. Ito po yung nilalagay ni, ano, ni Philip sa tinapay, may salad, at saka nagyan din niya ng cheese pa ata. Basta may mga nilalagay pa siya. Parang boulder ba yung ginagawa niya? Bili din tayo nito, mga cheese. Ang dami namin binili. Meron pa nito. Ay, ano ako. Ang dami ka lang namin binamili ngayon. Oh, ano plato? Sale plato sa Reeve ngayon. 80 cents na lang siya. Yung mga, ano nila ba? Austin chocolate. Ito, mga anak ko. Pagkasama namin yung sila. Magastos. Kaya kahit ano na lang kinukuha ba? Minsan, pinapagalitan na namin. Ito, kinuha ni Fiona. Ito, binili ko rin to sa Rebe. Ano na lang siya? 1.60 euro. Mahal kaya ito. 5 euro ata ito. Noong ano ba? Bago nag-Easter ba? 5 euro ata ito siya. Ito, dimili pa tayo. Dimili din tayo ng gamitin natin. Kasi hindi pa dumating yung monthly na paggamit pang hygiene ba? Kung maglinis ako kay Uno. Hindi pa dumating. Next week pa siguro yun. Yun kasi hindi namin binabayaran. Pinapadala po yun siya sa health insurance. Bumili din tayo ng kanin kasi mga anak ko, hindi naman pwede na mag-diet ako. Yung anak ko, sali ko sila. Pag gusto nilang kumain ng kanin, bilutuan ko din talaga sila. Kaya meron talaga akong extra na bigas, mga isang ito lang. Hindi na ako bumibili ng isang sako dahil ang hirap po magbit-bit ng isang sakong bigas na ang parkingan, layo. Yan. Ganito na lang yung binibili ko sa Rebe. Maganda din naman po. Jasmine rice man din yan siya. Ayan yung binibili ko. Bibili tayo ng ano, kain natin bukas. Ito, kahit yung yogurt. Ang yogurt po, hindi po yung nakaubos sa amin. Ito, mayonnaise, nabili din tayo. Yung ibang binili, nasa taas na din. Nala na ni Martin. Ito lang. Hinahati-hati ko kasi. Ito, ang refrigerator kasi namin sa taas, maliit lang siya. Dito kay Uma, malaki. At dito, walang laman. Bibili din tayo ng prutas. Hindi tayo ng ano para sa tinapay ni Oma. Ito salad para kay Philip. Ito ang nilalagay ni Philip sa kanyang dun sa ano niya. Bumili din tayo ng Oreo. At ito, ang paborito ni Fiona at ni Philip, ang anak ko. Ito, bumili din tayo ng french fries. Dadaling natin ito sa baba dahil ilagay ko ito sa freezer.
Ito natin ito lutuin ngayon. Ito din yan ang broccoli. Oh, excited daw. Tagal-tagal ko nung hindi nakakain ng broccoli. So, gusto ko rin. Nung bago pala akong dating dito, no? Ano ako, mag, ano ba? Pinipilit ako ni Uma, pinapakain ng mga gulay. Kasi hindi ako kumahilig sa gulay talaga. Pinipilit ako ni Uma. Sabi ko, ayaw ko niya kasi hindi masarap. Sabi ni Uma, hindi mo pa natikman. Huwag mong sabihin na hindi masarap kasi hindi mo pa natikman. I-try mo munang, kainin mo muna bago mo sabihin hindi masarap. Nung pagdating ko dito kaya, madami po talaga akong natutunan kay Uma. Hindi lang sa, ano ba, sa mga, paano magluto, kundi pati sa akin ang pagtikim-tikim sa mga pagkain ba. Huwag ka muna magsabi na hindi masarap hanggat hindi mo natitikman ang pagkain. Kaya pinapatikim talaga niya sa akin lahat, ang lahat ng niluluto niya. Dahil si Uma po, mahilig po yan siya magluto noon. Ito po kami palagi kumakain sa baba. At palimag, ano din siya, tinatawag niya talaga kami ni Michelle na dito kami sa baba kakain kasi si Martin magtrabaho man niya. Sabay po talaga kami palagi noong magkain ni Uma, kami ni Michelle. Kaya malapit po talaga kami kay Uma dahil palagi kaming, palagi niya kaming kasama dito sa baba. Kasama kumain, magtambay dyan sa likod, di ba? Kaya malapit din yung mga anak ko sa lola nila dahil, ano man, inaalagaan din sila ni Uma. Lalo na yung mga anak ako kay Philip, inaalagaan niya si Michelle. Yung mga anak ako kay Fiona, nung nakunan ako. Inalagaan niyo mo nung nag-aral ako ng, ano, ng German language at saka nung nagtrabaho ako, siya nag-aalaga sa mga anak ko. Kaya si Uma, malapit talaga yan siya sa amin dahil nandyan din siya palagi sa amin nung kailangan namin siya. Lalo na pagbantay sa mga bata ko. Hindi lang yan nagkasakit si Uma. Hindi kami mahirapan ni Martin kung gusto namin umalis na kami ng dalawa, baka may magbantay talaga sa mga bata. Ngayon eh, hindi na tapos hindi makaalis kayo. Ano, magbantay sa kanila. Nung, ano, magbakasyon na kami ng dalawa ba? Or alis kami ng ilang araw na kami lang. Lalo na pag anniversary, ganyan. Hindi talaga namin yung ginagawa ni Martin na umaalis kami ng anniversary na kami lang ba na isang araw o dalawang araw. Kasi wala mong bantay sa mga bata. Idali namin sila. Ano din, minsan kasi may mga pasok. Tapos magastos na pag kami lahat, di ba? Kaya pag anniversary namin, kumakain na kami sa labas. Apasay. May hinormad lang people. Mabuhay. Kinakilat talaga nagturo sa kanya. Pakita na lang Oreo. Wala ka, guwapa ni Fiona. Oy. Wala, Oreo talaga yung kinuha niya. Oh. Yummy. Yeah. Ay, mahiya. Uy, open. Sa tanaw na to. Wow, yummy! Kaso siya nandiyan ka, Shen? Yeah. Tuwing dumadating kami sa bahay, naghugas talaga yung silagad ng kamay nila. Wow, yummy! Thank you!